Kumusta mga kaibon? Maraming salamat. Welcome back sa YouTube channel natin. Today, panibagong video tayo. At sa video na to, magbibigay tayo ng posibleng senyales na hindi compatible yung mga breeder natin. So, yun ang pag-uusapan natin sa video na to. Bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. Shoutout dito kay Sir Rex Ortiz at sa asawa ni Sir na si Ma'am Jezabel Artista Ortiz. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat po sa panonood. At dito ay BB Luke Maribeles Bataan. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At dito kay Kela Santa Ana. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At dito kay Kelvin Ferrer. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At shoutout dito kay Ako si Det TV. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At kay Jason Poliado. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At kay Danilo. At kay Danilo Narciso M. Mika. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. At dito kay Luis Haragay. Shoutout po sa inyo. Happy birthday. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Stay safe lang tayo palagi. Kumusta po kayong lahat? Today, panibagong video tayo. At sa video na to, magbibigay tayo ng konting kaalaman at konting idea, lalong-lalo na sa mga kaibon natin na newbie. So, for this video, ang pag-uusapan natin itong mga pares natin na hindi compatible. So, ano ba yung mga nagiging resulta sa breeding kapag ang breeder natin hindi compatible? So, ano ba yung mga nagiging result nila? So, meron kasing mga breeder talaga, mga kaibon, na halos talaga minsan hindi sila compatible sa isa't isa. Meron talagang nangyayaring ganyan na hindi nagiging successful yung breeding kasi hindi sila compatible sa isa't isa. So, nangyayari po yan. Kaya disclaimer lang, ang isishare ko dito ay base lang po ito sa karanasan ko sa pag-aalaga ng ibon. So, magbibigay ako ng limang rason na kung ano yung nagiging resulta kapag hindi compatible yung mga breeder natin. So, ito yung unang rason. Kapag meron kang breeder na laging dead in shell yung itlog, so isa yan sa halimbawa na hindi sila compatible. For example, nakadalawang clutch, nakadalawang pisa na sila, ay nakadalawang pangitlog na, pero walang nabubuhay, laging dead in shell, isa po yan sa rason na hindi sila compatible mga kaibon. So yan ang number one natin kapag laging dead in shell yung mga itlog. So walang napipisa, may laman naman sana, fertile naman, pero hindi napipisa. So yan ang unang rason na hindi compatible kapag dead in shell yung mga itlog nila. Itong pangalawa, halimbawa nag-itlog pero hindi naglilimlim. Merong talaga minsan mga hen na kung saan yung nakadapo yung cup, gusto niya nandoon lang siya. So merong mga hen naman na nag-iitlog lang na nag-iitlog pero hindi naglilimlim. So yan ay posibleng rason bakit hindi compatible sila. Dahil minsan kung yung hen mong yan, biniyak mo sila ng kapares niya dahil hindi siya naglilimlim doon sa kapares niya, tapos nang biniyak mo, naglimlim siya at nakapagpapisa, yon ang talagang rason. Hindi sila compatible kaya hindi naglilimlim yung hen. So doon natin yan malalaman kapag nagkaroon na tayo ng pagbibiyak ng pares. So nagiging rason po yan minsan na hindi sila nagiging compatible kahit lalo kung nangitlog pero hindi naglilimlim. So yan ang pangalawa. Ang pangatlo, yung halimbawa meron ka namang breeder na nagkaroon na ng itlog, naglimlim, napisa. Ang problema, hindi nagsusubo yung cup or kaya naman hindi nagsusubo yung hen. Pinipisa lang nila yung mga itlog pero hindi nila sinusubuan. So kapag nangyari po yan,
Halimbawa, biniyak mo tapos nagpares na ng iba, tapos sa bagong kapares, nagsusubo yung kak, or kaya naman nagsusubo yung hen, yan ang posible, hindi sila compatible na magkapares. Nung biniyak natin, naging successful, yun ang pinakang maganda. So yan ang pangatlo natin na posibleng rason. Itong pang-apat, yung mga bumubuhay ng inakay, sumusubo naman ng inakay, pero pinapatay. So ito yung pang-apat natin kapag pumapatay ng inakay. Meron kasing mga breeder na talagang naman na okay sila sa umpisa. Kapag medyo malaki na yung mga inakay, minsan makikita natin patay na lahat. Meron pong mga breeder na ganyan, halos kapag nagkakaroon ng konting problema, pumapatay ng inakay. So hindi natin yan malalaman dahil minsan sa loob ng nest box kung ano ang komosyon nila doon, doon na lang natin makikita pag silip natin, ubos na yung inakay, puro napatay. So merong breeder na pareho kapag minsan hindi compatible. Merong breeder na pareho na talaga naman parehong pumapatay ng inakay kapag medyo malaki na. So yan ang posible na rason. Tapos na-experience mo halimbawa nung biniyak mo yung pares na yon, yung mga inakay na buhay naman, lumaki na. So yun ang pinakang rason. Hindi din talaga sila compatible. Kaya napakaganda kapag kaganyan, bibiyakin na natin. So yan ang pang apat natin kapag pumapatay ng inakay. So minsan yan ang rason, hindi compatible. Itong pang lima, yung laging walang similya yung itlog, laging infertile kahit pareho silang proven na calf at hen at hindi pa naman matured, pero hindi nagkakaroon ng similya. Halimbawa, ginawa na natin yung lahat ng paraan para ma-sure na magkaroon sila ng fertile itlog, pero hindi pa rin. Napakaganda po niyan, biyakin na, dahil minsan talagang nangyayari yan kung lalong hindi sila compatible sa isa't isa. Kaya nagkakaroon ng laging walang similya yung mga itlog. So yan mga kaibon ang mga posibleng rason. Dito sa mga nabanggit ko, may experience nyo to kapag nagkakaroon na tayo ng pagbibiyak sa pares. Kapag halimbawa mapapayo ko, dalawang beses na nangyari itong mga nabanggit ko, halimbawa dalawang beses na magkasunod na laging ganito ang nangyayari sa mga nabanggit kong lima, maganda niyan kaibon ang mapapayo ko. Yung breeder mo, biyakin mo, hanapan mo ng ibang kapares. Kapag doon sa mga bagong kapares naging successful, naging maganda yung breeding, hindi nga sila compatible doon sa pinakaunang kapares nila, kaya nagkakaroon ng problema. Dahil malalaman mo naman na naging successful yan kapag nagkaroon ka na ng panibagong kapares doon sa mga biniyak na yon. So sa mga ganitong senaryo, mga kaibon, napakahalaga dito yung dalawang beses na magkasunod na ganitong nabanggit ko, tapos puro ganito na dead in shell, nag-itlog pero hindi naglimlim, hindi nagsusubo ng inakay, pumapatay ng inakay, laging walang similya. Importante dyan, biyakin na po ang pares, tapos obserbahan sa panibagong pares kung maging successful, hindi nga sila compatible ng unang kapares. So kinakailangan sa ganitong senaryo, dalawang beses lang na pagkakataon. Kapag dalawang beses na nangyari, biyak na agad para hindi masayang yung oras, hindi masayang yung panahon natin sa pag-breed sa kanila. So napakahalaga ng ganito na meron tayo ditong idea na walang na merong breeder na hindi compatible. Sana meron tayo na kuhang konting idea dito at konting kalaman. Yun lamang, maraming salamat mga kaibon. Happy birding sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.